carriage bolt. Ito ay 3/8x5, 3/8x4. Ang karaniwang ginagamit natin for double deck o kaya sa mga katre, mga kaps, ay carriage bolt. Doon din sa mga testisan natin at saka sa mga guide niya. Mapapansin nyo ito. Carriage bolt din yan, mga kaps. Kasi ang kaibahan nito sa pangkaraniwan na bolt, yung hexagon bolt, ayan, kung mapapansin nyo, mga kaps, ayan, hexagon yung ulo niya, mga kaps. Ito naman, bilog lang siya, pero meron siyang square na metal dun sa ilalim. Ito yung nagsisilbing kumakapit sa kahoy pag naghihigpit tayo ng nut dito sa dulo. Unlike dito sa hexagon, hindi siya kakapit dun sa kahoy. Unless na ipukpok or ibaon nyo ito dun sa kahoy. Ito kasi, pag ipukpok mo siya, kakagat itong square dito sa ilalim. Kaya magkakaroon ng friction between this bolt at saka dun sa kahoy. Kaya mas advisable itong ginagamit pagdating sa mga woodworks natin. Ayan nga, maglalagay tayo ng carriage bolt doon sa ating mga double deck na ginagawa. Ayan, mga kaps, ang double deck natin ngayon na ginagawa ay 60 yung sa ilalim at 48 naman dun sa itaas. Naka-assemble na yung mga double deck natin, mga kaps. Pero kung mapapansin nyo yung sanepa niya, puro nakahilba na lang. So bubunutin kasi natin itong mga paku na yan, ganun din sa ilalim, para palitan natin ng carriage bolt dito. Bali apat yan. So bali walo. Ayan. Ayan, kasi mahihirapan kasi tayong ipasok itong double deck dun sa bahay ng customer. Kaya kailangan sa mga double deck talagang detachable, magkabilang gilid tsaka yung mga sahig niya. And at the same time yung harang niya tsaka yung hagdan or yung stairs niya, para makaakyat yung gagamit nito dun sa second layer ng ating double deck. Thank you.
Kapogi. Ano yung binubutas mo, Kasanga? Ano yung binubutas mo? Yeah, testing ng dowel, ano? Medyo marami kasi yung kwan. Yung pinto yung ginagawa nila. Ayan, oh. Oh. Si mga Benru. Mga Benru, yan ba yung mga bandeha, mga Benru? Kilala ka na, mga Benru. Si Mang Benro lang daw ang malakas. Sabi. Wow. Oh. Ito yung mga plastador, si Mang JB. Oh. Hi. Oh, say hi ka naman. Relax naman. Asan si ano, Landan? Ay, hindi pa pumasok? Ay, ganun ba? So, tip lang mga kaps dun sa mga ka-woodworkers natin dyan. So, ito yung bandeha nung Elizabeth or yung Yowa na design na pinto. Ayan. Kaiba lang siya dun sa, yun, sa pinto na yun. So, kasi, ayan, yung pinaka-blade niya. Pakita mo nga yung blade niya, Kasanga. Asan ba yung may blade ba kayo dyan? Ayun, yung mga blade niya. Hala. So, ito yung sample niya. Ayan, ganyan siya. Ayan. O, kabilaan yan. Kabilaan yung sa bandeha niya. So, yung pinto na yon, yung Yowa or yung Elizabeth design, pupwede siyang malapad yung bandeha niya. Ito kasi 8. Pupwede rin siyang makikitid o 6. Parang ganito siya. Tapos, ito yung mga header. Tsaka pang ibaba niya. Ito naman yung larguero niya, mga kaps. Yan, yun yung mitsahan yan. Kaya ito meron ganito. Yan, isasaksak yan. Tapos pati yung bandeha, dyan din. Paganyan siya. Yan. Yan. Kaya mabubuo siya na Elizabeth design. Yan. Pwede mo makaraan. Oo. So yan, may kanal yan. Bawat larguero. Ayan, mapapansin nyo. Yan, papasok ngayon yung mga bandeha. Itong blade na to, saka yung pang header. So ganun lang kadali, mga kaps, ang paggawa ng panel door Elizabeth design. Yan, si Mang Ruben. Nagsusuheto siya ng mga bandeha. So para pare-parehas yung lapad. So yun lang mga kaps, at salamat sa pagsuporta at patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Don't forget to subscribe and hit the bell icon para updated kayo sa mga bago nating uploads. Hanggang sa muli mga kaps, and Godspeed!